You are now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Mukhang hindi pa rin tanggap ng mga netizen ang mga pagbabagong ginagawa nga po ngayon ni Gerald Anderson sa kanyang sarili. Matatandaan kasi na marami talagang hindi nagustuhan ang ginawa ng aktor sa kanyang ex-girlfriend na si Bea Alonzo. Well, alam na po ng lahat yan dahil sobrang nag-trending at pinag-usapan nga ito halos pa sa buong mundo. So, nagkaroon po kasi ng ambassador itong si Gerald Anderson. Mula po sa www.pilstar.com by Wilson Lee Flores, sinabi niya na following in the footsteps of actor Ding Dong Dantes of GMA7 and the late Rico Yan, ABS-CBN actor Gerald Anderson was recently named ambassador for youth in public service by the Philippine Youth Kasama. Kabatang sama-samang maglilingkod or youth serving together. Senator Aimee Marcos recently presented Anderson in front of 900 sangguniang kabataan leaders from all over the country. So yung SK, alam niyo naman po kung ano yung mga SK, no? Ito yung mga parang sila yung namumuno sa mga kabataan ng isang lugar or ng isang baryo. So, yung po niyang appointment ay talagang nag-trending or ipinag-usapan po sa social media. And syempre, criticism ang ibang suggestion or opinion ng ibang netizen. Because Gerald was accused by his ex-girlfriend, actress Bea Alonzo, of ghosting. She claimed that he just started not talking to me after 3 years as a couple, and she even hinted that another ABS-CBN actress was a third party. And, eto po, thanks to the invitation of ULAP, Union of Local Authority of the Philippines President and Quirino, Governor Dakila Dax-Cua, Nelly King of Von Valdevenas, and Gerald Ortiz of the Philippine Youth Kasama, this writer was recently given an exclusive, no-hold-barred interview with Gerald. So, yun nga po. And on the allegation that you ghosted her, is it true or not? So yun, nagkaroon po pala ng question and answer. Nagkaroon sila ng privilege. Ito nga pong sinabi nating mga columnists. At dito ay mga may itinanong na nga po kay Gerald. So sabi ng Philippine Star, ang tanong nila, how do you feel being appointed ambassador for youth following in the footsteps of Ding Dong Dantes and the late Rico Yan? So, sabi ni Gerald Anderson, I am very humbled and excited. Rico and Ding Dong are very good people to follow. They set the bar really high. This is a good way to end this year with all its up and downs like a roller coaster. So, sabi naman ng tanong nila, your biggest crisis on controversy was about your alleged ghosting of your ex-girlfriend Bea Alonzo. How do you feel about it? So, narito po ang sagot ni Gerald. It was overblown, nakakalungkot, it's sad, because there are many bigger and real issues in the country kaysa sa love life ko, rather than my love life. I think there are many other real serious problems kaysa sa breakup namin. Nakakalungkot, the Philippines has suffered from typhoons, earthquakes, food problems, etc. Hopefully, their attention can focus on those issues. And eto naman po ang tanong sa kanya, on the allegation na nag-ghosted siya kay Bea, ito po daw ba ay may katotohanan or wala? Ang sabi naman ng sagot ni Gerald, it's private between the two of us. Yon, how long did controversies last with your love problems becoming a national issue? At yun nga po ang sinabi ng mga columnists, no? Then, ito pa po ang tanong nila, how did you cope with that breakup and what is your advice to people para makasurvive sila sa ganyang mga heartbreak or breakup? Sabi niya, humanap daw ng something positive at doon mo ilabas ang iyong energy. Dahil because after a breakup, marami tayong kinikim-kim, sabi niya. In my case, I got more involved in sports, particularly basketball, sabi niya. So, sabi niya, I want to help and inspire others. My idol is the NBA star, LeBron James. He is more than a superstar athlete. He's using his influence to fight racism in the US. So I want to support our Philippine soldiers because my father was a soldier. He was a former second lieutenant in the US Navy. Yun nga po yung sinabi ni Gerald Anderson. So sabi nila, like Ding Dong Dantes, Mateo Guticelli, and other actors, narinig namin na
ikaw daw ay military reservist na ngayon din. You did actual military training amid your breakup controversies. How was it? Yun ang tanong sa kanya. Sabi niya, yes, I joined the Scout Rangers for 3 days training in Camp Texon in San Miguel, Bulacan. It was a learning experience, 3 days of no sleep, nakahiga sa putik lying on mud, eating meals in 10 counts, and eating simple food like a hotdog. I learned discipline, brotherhood, and respect for elders. That experience helped put things into perspective. Yan nga po ang sinabi niya. It pushed me to the limits. In January, ABS-CBN will start our new TV series, A Soldier Heart, where one of my co-stars is Carlo Aquino. So, nakikita na po yan sa kanyang Instagram. But anyway, dito po sa mga tanong kay Gerald Anderson, tignan po natin kung ano ang masasabi ng mga netizen. Of course, sa FP, Fashion Police, ang mga nakakatuwang komento ng mga anonymous nila na yan. So, 129 comments. So, maghanap lang tayo dito ng medyo maganda-gandang comment mo. Sabi nila, exaggeration, you ghosted on the woman, ano ba? So yan, and it's not the first time. And then, ito pong sabi ni 118, maawa na kayo kay Gerald. Dali nating manghusga, pero kung totoo, hindi naman yan nag-iwan ng asawa at anak. Hindi nangurakot sa bayan, hindi gumawa ng anumang krimen o nag-video ng mga babae. Kung kamuhian niya siya, parang ganun-ganun lang kalaking kasalanan niya sa mundo. Ngayong Pasko, magpatawad naman kayo, lalo na sa taong di naman kayo inano. Magpapasko kayo pero puno kayo ng galit. Naawa na ako sa kanya, nakakaawa din ng mga Pinoy kasi puro galit na lang. Yun. Well, hanggang dun po ang ating babasahin dahil maganda po yung sinabi naman ng netizen. And totoo naman po yun. Magpatawaran na lang kung ano man yung nangyari, tama naman na sa kanila na lang yon privately. Although sila ay showbiz personality, talagang open book ang kanilang buhay, but kung sila naman ay nakakausap about that, kung ano talaga yung reason, stop na doon. At pinagbubuti naman ni Gerald ang kanyang sarili, and then Bea Alonso is very busy on her career. So pares naman silang binless. Yan. So yan pang ating showbiz snap sa mga nais pong ma-update everything ng ating channel. Maaari po kayong mag-like, mag-share, mag-subscribe, and hit the bell na rin po para po sa inyong fast notification. And thank you sa mga nagbigay po ng update na ito, no? So kinikredit po natin sa kanila lahat ito. Sa FP, and of course, doon po sa source sa mga nag-interview kay Gerald, and of course, doon sa www.pilstar.com, Wilson Lee Flores. Yan. And ang images po na ating inamit ay mula po sa fan page ng Gerald and Gerald Anderson Instagram. Thank you for watching Showbiz Snap.